Kamakailan galing tayo sa Pasig City kung saan nakita natin ang ilang well-preserved ancestral mansions. Ngayon naman pag-usapan natin ang dating power thermal plant na ngayon ay ang Power Plant Mall. Kaya kung mahilig ka sa history at nagustuhan mo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-subscribe. Pindutin ang bell icon para updated ka sa mga upcoming videos. Also, please subscribe to my second YouTube channel, ang Air Cinema, and Facebook kay Chubero. Sa pagsapit ng taong 1950s, ang Pilipinas ay unti-unting nakabangon sa masalimuot na panahon dulot ng labanan ng mga Hapon at ng mga Amerikano noong panahon ng World War II. Sa pagbabago at lumalagong demografikong ito, ang pagkonsumo ng enerhiya ng umuusbong na metropolis na ito ay mabilis na lumalaki. Upang matugunan ang lumalaking demand na ito, at that time Meralco was not just distributing power, it was generating power as well before National Power Corporation took over the generation part in 1970s. Ang Rockwell Power Plant ay isang thermal plant na ipinangalan sa unang presidente ng Meralco na si James Chapman Rockwell. James Chapman Rockwell was born in October 4, 1881, an American businessman, and Rockwell Center named after him. Nakatayo ang power plant sa 15.5 hektarya na lupa na pag-aari ng pamilya Lopez, na may-ari din ng Meralco. Ang 130 megawatt thermal plant ay nagsilbing pinagmumula ng power generation para sa Metro Manila mula noong 1955. At hindi lamang nagsilbing palatandaan sa bahaging ito ng metropolis, kundi isang simbolo din ng pag-unlad. Kung ikaw ay nakatira noon malapit sa dating power plant na ito, hindi mo maiaalis na mabahala sa anumang idudulot na pinsala o panganib nito. At nangyari nga taong 1973. Noong December 14, 1973, isang malaking pagsabog ang naganap. Sumabog ang giant bunker fuel tanks ng power plant. Ito ang isa sa matinding sunog na naganap at nasaksihan sa Metro Manila, na kinailangan pa ng special firefighting equipment na makikita lamang sa dating US military base sa Clark Field. Isinara ang power thermal plant noong 1995 at kalaunan ay giniba at isinilang ang Rockwell Center. The masterpiece is the Rockwell Power Plant Mall, opened in 2000.
So magandang umaga sa inyo lahat. Ngayon ay araw ng Linggo. Grabe talaga, napakabilis ng araw. So magtatapos na naman ng buwan ng August. So araw ng Linggo ngayon at tayo ay nandito mismo sa part ng Mandaluyong. Ayan, Mandaluyong na dito. Tapos sa kabila, yun ang Makati Rockwell. Okay, so mamamasyal tayo dito sa Rockwell. Okay, so ulitin ko lang, ngayon ay araw ng Linggo, August 28, 2022. And ang oras natin is 6:45 na ng umaga. Ayan, so bali nandito nga tayo sa Estrella Pantaleon Bridge. Ayan, tulay na nagkukonekta sa Mandaluyong at saka Makati. Okay? So ngayong araw ng Linggo, syempre mamamasyal tayo sa Power Plant Mall. Kaya lang masyado pang maaga, no? Kaya baka hanggang labas lang tayo. So dito sa Mandaluyong, I'm sure ito yung mga kababayan natin dito sa Mandaluyong, alam na alam ito. Ayan, shout out sa mga taga Mandaluyong. So dati dito nakatayo ang Noah's Ark Sugar Refinery, kung saan nakatayo itong Aqua Residences. Ayan, dito siya, along Pasig River lang. Dali, punta tayo dito sa unahan. So dito, Rockwell na. So ulitin ko lang, ano, yun yung Aqua Residences. Ayan, tapos itong sa kabilang building sa may kaliwa, Novotel Suites. Ayan, so ulitin ko lang, dyan dati nakatayo ang Noah's Ark Sugar Refinery. Ayan, dito. So na-miss ko ang Rockwell, finally. Nagawa na natin itong noon at ngayon natin ng power plant dito nga sa Makati. Ano? Para nakapasyal din tayo. Ayan, baba tayo dito. So, ito yung JP Rizal. Sana lahat ng Pasig River ganito, ano? Sa buong Pilipinas. Sana ganito kalinis. Pero, napansin ko, daming mga basura dito. So, hindi lang pala sa Maynila yung may mga nagkakalat. So meron din pala rito. Ulitin ko lang, ano, ito yung JP Rizal. Ayan. So dyan tayo galing sa taas ng tulay ng Estrella Pantaleon Bridge. So mula dito makikita natin yung Power Plant Mall. Ayan, yung kulay puti. Tapos itong building na ito, ito yung Aruga. Ayan, by Rockwell. Dito sa vlog na ginagawa natin, itong ngayon, hindi lang mismong power plant yung ipapakita ko sa inyo. Ayan, magtutour din tayo dito sa mismong Rockwell. Okay? Kaya lang, masyado pang maaga, sarado pa ang mall. Kaya hindi tayo makakapasok sa loob. So, labas lang muna yung papakita natin, ano? So, yan na yung Power Plant Mall.
part na to, masarap pumunta rito guys sa gabi. Ayan. Okay, so sarado pa ang mall. Kaya hanggang labas lang yung ipapakita ko sa inyo. Pero try kong bumalik mamaya kasi didiretso pa tayo ng Pasig. Eto, Mamu. Isa sa mga favorite restaurant na kinakainan. Ayan, the best yan. Okay, so hindi lahat ng mga buildings dito sa Rockwell ay familiar ako, no? Hindi lahat. Pero kapag familiar ako, imi-mention ko naman. Okay, so doon tayo galing. Ito yung Ateneo de Manila University of Law. Okay? Ateneo de Manila University of Law. Ayan. Ayan, ito Hidalgo Drive na ito. So, dun sa dulo na yon, yun yung Bel Air. Okay, so ito na yung Nestle. Ayan. So dyan tayo galing. Ayan, so dyan tayo nakapark, dyan sa building na yan. Yan yung Hoya Loft Towers. Ayan. Tapos dito, yan yung Nestle, yung kulay blue, Finma. Nakalimutan ko natawag dun sa mataas na building na yon. Tapos itong nasa right side, yan yung 8 Rockwell. Ayan, sarado pa ang mall. So try kong bumalik mamaya kung may time pa tayo. Kasi didiretso pa ako ng Pasig after ko dito.